kalagitnaan, pinalawak na sukat na 80.13 hektarya mula sa orihinal na sukat na 36 na hektarya ay naitalagang Marine Protected Area noong 2004. Matapos kakitaan ng potensyal na maging mas masaganang dagat dahil sa napakaraming uri ng buhay dito. Kasama na ang bahura at lusayan. Sa pagsusumikap na mapangalagaan at mapagyaman ito, nagtutulungan ang lokal na pamahalaan kasama ang provincial government at ilang mga non-government organizations o NGO para sa mas epektibong pagprotekta dito mula sa mga ilegal na gawain sa pangisda at sa mga natural na elementong nagbibigay panganib sa mga lamang dagat. Kaya patuloy lang at madalas ang ginagawang pagsubaybay at pagsusuri sa sanctuary. Para malaman talaga natin kung dumami ba ang isda, nag-improve ba yung coral cover, dumami ba yung invertebrates, yung mga indicator species tinitingnan natin. Maging ang buong komunidad na dati hindi maunawaan ang pagkakaroon ng restriksyon sa dagat. Sumakita po nila na yung ipinaglalaban namin ay tama. Sumunod naman po sila sa amin. At may mga dati-dati talaga halos kalaban namin yung halos kalahati ng populasyon ng barangay namin. Pero nung makita nila nung huli na maayos yung kalalabasan ng pinaglalaban, sumama na sila sa amin. At ngayon ay nakikiisa na rin sila sa layunin ng mga banday dagat at punong barangay sa pangangalaga ng dagat. Napakayaman ng Agsalin Fish Sanctuary na isa lamang sa 33 MPAs ng Oriental Mindoro Network. Katunayan nga, mayroong napakaraming iba't ibang uri ng hayop at halamang dagat na naninirahan dito. Na nagdudulot naman ng masaganang huli sa mga mangingisda sa itinalagang payaw ng lugar. Napakalaking tulong sa aming bayan ang mapangalagaan ito kung aming mga marine protected area. Ito ang nagbunsod sa iba pang mga coastal barangay sa Gloria na pagsumikapan rin ang pagkakaroon at pagpapanatili ng MPA sa kanila na naging inspirasyon rin ng iba pang mga MPA sa iba't ibang bayan ng Oriental Mindoro. Thank you.
ganito ka. Oh.